Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At pag-uusapan natin ang Christmas game preview ng laban ng Golden State Warriors at Memphis Grizzlies. Pag-uusapan na rin natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang kumpirmadong makaka-rest back pa nga po si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers at ang balita nagre-recruit na nga daw po si LeBron James ng bagong manlalaro. Sa unang pagkakataon nga po ngayong season, ay magkakaharap na nga po ang Memphis Grizzlies at Golden State Warriors sa gaganaping Christmas Game Special ng NBA. Bali ito na naman nga po ang rematch ng nagdaang Western Conference Semifinals. Ngunit hindi nga po katulad sa nagdaang playoffs, ay nangangamoy na nga po na dehado na agad dito ang koponan ng Golden State Warriors. Bali kahit man nga po gaganapin ang kanilang bakbakan sa loob ng Chase Center, ay kulang rin naman nga po sila ngayon ng mga manlalaro sa kanilang lineup. Sa katunayan, ayon nga po sa binulgar ng kanilang head coach ni si Steve Kerr, bukod nga po kay Stephen Curry, ay hindi rin naman nga po dito makakapaglaro ang kanilang mga players, si Donte DiVincenzo, Andrew Wiggins at si Jamichael Green. Kaya dyan pala nga po mga katrops, ay kukulangin na nga po sila agad ng puwersa laban sa koponan ng Memphis Grizzlies na merong healthy na mga manlalaro na binubo ni Ja Morant, Desmond Bain at si Jaren Jackson Jr. Bali sa unang pagkakataon na rin naman nga po ngayong season ay nagkasama-sama silang tatlo sa loob ng court. At guess what mga katrops? Simula nga po na maglaro sila ng sama-sama sa kanilang huling game ay tinambakan lang naman nga po nila malakas na koponan ng Phoenix Suns. Kaya sobrang mamumroblema nga po sa kanila ang Golden State Warriors. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kumpirmado makaka-rest back pa nga po si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po nung nakarang araw na nagkaroon nga po ng kaunting bali si Anthony Davis sa kanyang pa na siyang rason bakit ito sumasakit, kaya inaasahan nga po na mawawala siya na matagal sa kanilang team at hindi pa nga po nila alam kung kailan ito makakabalik. Ngunit baser naman nga po sa pinakahuling nalabas na balita, hindi na naman nga daw po kakailanganin pa ni Anthony Davis na sumailalim sa isang operasyon, gayong marami rin naman nga pong paraan para maisaayos ito. Isa pa, nawala na rin naman nga daw po ang pagsakit ng kanyang kanang pa ng mga nagdaang araw. Kaya kakailanganin na lamang nga po nila itong suriin sa susunod na 7 hanggang 10 araw para ma-determine nila kung kailan ito makakapaglarong muli. At as of now nga po mga katrops, ay tinatayang aabutin ng 6 weeks ang recovery period ng injury ni Anthony Davis. Ibig sabihin, sureball nga po na makaka-rest back na ito sa pagpatak ng buwan ng Pebrero sa susunod na taon. At habang hinihintay nga po ng Lakers na makabalik si Anthony Davis, ay mismong si LeBron James na nga po ang gumagalaw at nagre-recruit ngayon ng mga bagong player para sa Los Angeles Lakers. Sa katunayan, kinausap pa nga po nito si Miles Bridges pagkatapos ng kanilang naging laro kontra sa Charlotte Hornets. Naibalita ko na nga po sa inyo na isa nga po si Miles Bridges sa mga player na naibalitan target na kunin ng Los Angeles Lakers. May naiulat rin naman nga po noon na inofera na nga po nila ito ng kontrata para sumali sa kanilang kukunan. Ngunit gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, mukhang wala na rin naman nga pong pag-asa sa kanyang Lakers, gayong ibinulgar na rin naman nga po na binabalakan na nga po ni Miles Bridges na bumalik at kumuhang muli ng bagong kontrata sa Charlotte Hornets once na marasulbahan na nga po nito ang kanyang problema. Kaya kailangan pa nga pong mag-double effort si LeBron James sa pagre-recruit ng player. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.